Yo, what's up mga kaibigan? Halina tayo yung magkwentuhan. NBA Action May 9 linggo. Yan ang pag-uusapan natin ngayon mga kaibigan. So balita at game updates tayo ngayon mga kaibigan. Unahin muna natin ang mga balita. So kapag nasa team mo nga si LeBron James o kaya naman kapag nasa Lakers franchise ka na napakadaming championship, ang expectations ng mga fans ay palaging championship. Pumapasok nga sila sa season na may mentality na championship or bust. At kung titingnan natin ang nilalaro ngayon ng Lakers, pwede natin masabi na hindi nito naaabot ang expectations ng karamihan sa kanilang mga fans. Dahil pampito lang nga ang Lakers sa West ngayon at hindi talaga nila makuha ang tamang samahan upang masabi natin na isa itong championship caliber team. Malamang kapag kompleto sila ay may chance pa rin silang lumaban para sa championship. Ngunit yun nga ang problema mga kaibigan, hindi nila makompleto ang kanilang lineup dahil sa iba't ibang injury na natamo ng kanilang mga key players. Ngunit isang bagay nga ang napansin ko sa mga talo ng Lakers. Awat talo nila, ang makikita mong trending ay ang kanilang general manager na si Rob Pelinka. Dahil siya nga ang gumagawa ng mga galaw regarding free agency, draft picks at mga trade. Kung titingnan natin ang kanilang championship lineup, nawala sa kanila ngayon si Rajon Rondo, Dwight Howard, JaVale McGee, Danny Green, Quinn Cook, JR Smith at Dion Waiters. Habang dumagdag naman ang mga mas talented na si Dennis Schroeder, Montrezl Harrell, Mark Gasol, Andre Drummond, Ben McLemore at Wesley Matthews. Kung sa talent lang ang pag-uusapan, masasabi natin na mas talented talaga ang lineup ngayon ng Lakers. Ngunit hindi nga palaging talent ang sagot sa basketball. Dahil kung magbabase lang tayo sa talent, hindi sana natalo ang Team USA noon na may Allen Iverson, Tim Duncan at madami pang bigati na superstar sa NBA ng Argentina sa Olympics na may Manu Ginobili at ilang role players at mga Euroleague players. Dahil sa basketball nga ay kailangan natin ng mga role player na talagang gagampanan lang ang trabaho nila. Katulad ni Danny Green, pepwesto lang sa kanto at tedepensahan niya ang best wing player ng kalaban. Kung dumating ang puntos, edi ayos. At kung hindi naman ay okay lang din dahil tanggap niya ang kanyang role. Tulad ni Rajon Rondo, kahit off the bench, wala siyang problema. Handa siyang gabayan ng mga batang players at gawing mas madali ang trabaho nila na gumawa ng puntos. Si Dwight Howard at JaVale McGee, numabangko sila sa series laban sa Houston Rockets, kahit isang reklamo ay wala tayong narinig sa kanila. Kaya naman, sa palagay nyo ba ay nagkamali talaga si Rob Pelinka sa kanyang desisyon? Dahil si Rondo mga kaibigan ay sumasahod ngayon ng $7,500,000 per year. Ngunit hindi nga handa ang Lakers na bayaran siya nito. At kinuha nila si Dennis Schroeder na may sahod na $15,500,000 per year. At oo nga pala, sa off-season mga kaibigan, si Schroeder ay free agent na at humihingi siya sa Lakers na may 20 million per year na sahod. At kung titingnan natin ang nilalaro ni Schroeder ngayon para sa Lakers, malamang madami ang sasang-ayon na hindi niya ito deserve. So kung hindi mo nga babayaran si Schroeder ng nais ng sahod, malamang aalis ito. At kapag umalis ito, Lakers ang kawawa dito. Dahil nawalan ka na ng Rondo, nawalan ka pa ng Dennis Schroeder. At ang masaklap pa dito, napunta pa si Rondo sa Los Angeles Clippers, isang team na posibleng makabangga sa playoffs. Kaya naman hindi na tayo dapat magulat kung may bagong point guard ang Lakers next season. Habang kay Dwight Howard at JaVale McGee naman, alam natin na mas talented si Andre Drummond, Montrezl Harrell at Marc Gasol sa kanila. Ngunit sino ba sa kanila ang mas magandang fit sa Lakers? Pwede ba natin masabi mga kaibigan na nagkamali si Rob Pelinka dahil mas pinili niya ang talent kaysa sa malakas at magandang team chemistry ng championship team ng Lakers? O talagang injury ang mga dahilan kung bakit nagkakaganito ang Lakers ngayon? Comment lang yan sa baba mga kaibigan. Ngayon naman ay tumungo tayo sa posibilidad na magkita ang Brooklyn Nets at Miami Heat sa first round ng playoffs. Dahil ang Nets nga at Milwaukee Bucks ay hindi nalalayo sa standings bilang ang number 2 at number 3 team sa East. Habang ang Miami Heat naman ay hindi malabo na maging number 4, 5, 6, 7 o kaya naman number 8 depende na lamang sa kanilang performance at sa performance ng ibang team. Ngunit kung sakaling ang magkita ang dalawang team na ito, bilang basketball fan, isa ito sa mga nakaka-excite na matchup na pwede nating makita ngayong playoffs. Dahil ito nga ay labanan ng opensa at depensa. Ang Miami Heat nga ay gagawin ng lahat upang mapigilan ka na gumawa ng puntos. Habang ang Nets naman ay gagawa at gagawa ng puntos hanggang sa hindi ka na makasabay sa kanila. Walang duda na yamado ang Nets kapag nagkaharap sila ng Miami Heat. Dahil syempre, super team nga ang tawag sa kanila. Ngunit isang bagay ang meron ng Miami Heat na wala ang Nets ay ang experience. Ang Nets individually ay may magandang experience sa playoffs. Nakapagkampyon na ang tulad ni Kyrie Irving at Kevin Durant. Ngunit as a team, bukod nga sa palaging may kulang ang kanilang lineup, ito din ang unang playoffs na maglalaro sila na magkakasama. At isa pa, ito din ang unang playoffs si Steve Nash bilang head coach. At ang sistema nga ni Steve Nash ay hindi nalalayo sa kanyang assistant coach at former coach na si Mike D'Antoni. At kilala nga mga kaibigan si Mike D'Antoni na hindi gumagawa ng adjustment sa playoffs. Kaya naman hindi daw ito nagkakampyon.
Kaya naman, ang tanong ngayon ng madami ay kung makakagawa ba ng adjustment si Steve Nash sa isang 7-game series. Habang sa Miami Heat naman ay veterano na nga si Eric Spoelstra at ang Miami Heat ay nagkaroon ng magandang experience last season sa playoffs. Kaya naman kayo ang tatanungin ko mga kaibigan, sa palagay nyo ba ay kayang ma-upset ng Miami Heat ng Brooklyn Nets o talagang magiging madali ang series na ito para sa Nets? Ngayon naman ay tumungo tayo sa ating mga games sa araw na ito. First game natin ay panalo ang Philadelphia 76ers laban sa Detroit Pistons sa score na 118-104. Si Joel Embiid ay gumawa ng 29 points sa loob lamang ng 23 minutes at 19 points 14 rebounds naman kay Dwight Howard sa 22 minutes of playing time. Sa Pistons naman ay 14 points si Sadiq Bey at 14 points din si Jeremy Grant. Nakuha naman ng Washington Wizards ang very close overtime win laban sa Indiana Pacers sa score na 133-132. Si Bradley Beal ay nagtala ng 50 big points at 33 points, 19 rebounds at 15 assists triple-double naman kay Russell Westbrook. Sa Pacers naman ay 35 points, 14 rebounds at 8 assists si Caris LeVert at 30 points, 13 rebounds at 13 assists din kay Sabonis. Panalo din ang Memphis Grizzlies laban sa Toronto Raptors sa score na 109-99. Si Jaren Jackson Jr. ay gumawa ng 20 points, 18 points at 21 rebounds din si Jonas Valanciunas at 12 points, 7 rebounds at 6 assists naman si Ja Morant. Sa Raptors naman ay 18 points si Pascal Siakam, 18 points din si Gary Trent Jr. at 15 points naman kay Malachi Flynn. Nambaka naman ng Golden State Warriors ang OKC Thunder sa score na 136-97. Si Stephen Curry ay talagang nag-init sa game na ito. Siya ay nagtala ng kakaibang 49 points sa loob lamang ng tatlong quarter at kasama din dyan ang 11 na 3 points, 15 points at 13 assists din si Draymond Green at 18 points naman kay Andrew Wiggins. Sa OKC naman ay 17 points si Mekhi Luke at 16 points din si Lu Dort. Kakaiba nga mga kaibigan ang pinapakita ngayon ni Stephen Curry. At dahil sa panalo na ito ng Warriors, mananatili sila sa number 8 seed ng Western Conference. Panalo din ng Utah Jazz laban sa Houston Rockets sa score na 124-116. 21 points, 3 rebounds at 4 assists si Jordan Clarkson. 20 points si Bogdanovic at 14 points, 6 rebounds at 7 assists naman kay Joe Ingles. Sa Houston Rockets naman ay 27 points at 10 rebounds si Kenyon Martin Jr. at 27 points din si Kyrie Thomas. Inambakan din ng Portland Trailblazers ang San Antonio Spurs sa score na 124-102. Si Damian Lillard ay gumawa ng 30 points at 8 assists at 27 points naman kay CJ McCollum. Sa Spurs naman ay 20 points si DeMar DeRozan, 18 points at 8 rebounds si Lonnie Walker at 15 points naman kay DeJounte Murray. Sa ating last game, may nakuha ng Brooklyn Nets ang panalo laban sa Denver Nuggets sa score na 125-119. Si Kevin Durant ay gumawa ng 33 points, 11 rebounds at 7 assists. 31 points din si Kyrie Irving at 20 points naman kay Blake Griffin. Sa Denver Nuggets naman ay 28 points, 7 rebounds at 6 assists si Nikola Jokic. 29 points si Michael Porter Jr. at 19 points, 5 assists naman kay Campazzo. At yun lang po ang ating mabilis ng update ngayon. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Salamat po.